Hi guys! Ang ganda na ito. Kaya gusto kong i-share. Pero bago yan, meron na pong 9.8 followers itong page na naloko na. Sa mga hindi pa po nakaka-follow, puntahan niyo po itong account na ito sa Facebook at i-follow. Okay? Yun po ang intention natin kaya ginagamit natin yung kanyang mga post, mga sinishare. Ulitin ko, meron na silang 9.8 followers. Gawin natin 10,000. Within this week, sige, tignan natin, babalikan ko yung account later on kung talagang marami sa inyo po ang finalo or pinuntahan etong page na to. Eto ang gusto kong i-share. Napakaganda kasi nung sinabi ng isang kakamping, eto, why does Lenny Robredo long after the election strike fear and envy in the winning side? It's truly incredible how intelligence and good character cause panic among the dealers of impunity, corruption, and power. These people don't want a successful nation. They want theirs. Tama yun. Sabi nga ni Agot, diba? Most of these people are after the title, but not the job. Pinatamaan din syempre ni Agot yung nasa Malacanang. At yun naman ay totoo talaga. Wala sa kanila. Wala tayong nakikita na may totoong pagmamahal sa ating bansa. Ang gusto nga nila, ang mga netizen, ang mga mamamayan ng bansang ito ay maging kanilang mamamayan. Halimbawa, sa halip na Filipino citizens, gusto ng mga yan na nasa Malacanang na maging Marcos citizens ang mga Bulangaw. Ganon, ibig sabihin, gusto nila sunod-sunuran lahat. Walang aalma, walang mga lampag, walang mag-criticize. Yan po kasi ang typical na katamaran ng isang leader. Diba? Yung tipong walang aalma, walang kukontra. Gusto nila laging hayahay. Gusto nila walang problema. Alright, so yon. Ito yung sinasabi ko rin na hanggang sa ngayon, hindi matatanggal yung takot na yan. Na itong mga Bulangaw at na itong mga politiko, anong sabi dito, na binansa ganyang dealers of impunity, corruption, and power. Takot na takot yung mga yan. Sa isang katulad ni Atty. Lenny Robredo na malinis, transparent, at totoong may pagmamahal sa ating bansa at ang totoong intensyon ay para serbisyuhan ang ating mga kababayan, hindi ang pansariling power. Alright, ang ganda no? Ulitin natin. Why does Lenny Robredo long after election strike fear and envy in the winning side? It's truly incredible how intelligence and good character, importante yung dalawang yun talaga, and good morals, syempre. Yan po ay totoong nakakapagbigay ng panic, nagpapanik etong mga kababayan natin na nasa evil side. Lalo na po yung mga politiko. Dahil, syempre nga naman, mabibisto yung mga gawain nila at mawawalan na sila ng puwang sa politika.